Kalalabs! Kamusta po kayo ulit? Welcome back to another vlog. Happy, happy Tuesday! So, magiging busy po si Mami Fee today. Maglilinis ako, tapos itatayo ko yung Christmas tree. So, tatanggalin ko yung mga dito na naman. Yung Christmas tree kasi sobrang laki. So, plano sana namin siyang ibenta. Kaso nga lang, nagtingin-tingin kami ng price kung ano, yung parang pagbenta namin siya, di ba? Kasi mahal namin binili yung Christmas tree. Of course, nagamit na. Kaya, mura mo na lang siya mabibenta. Pero, yung presyo is like around like less than 100. Tapos, 250, less than, basta less than 100, makakabili ka na ng Christmas tree. Yung Christmas tree namin, iplano namin ibenta. Yung, kasi nabili ni Papa Dib ng mga around 500 yata yun. Ang mahal-mahal ng Christmas tree na yun. Hindi ko alam kay Papa Dib. Feeling niya ang laki ng bahay. Eh, ang laki-laki nun. Halos itong buong ano office kakainin nung ano nung Christmas tree na yun. So, anyway, hindi na namin siya ibebenta, itatayo ko na lang siya. And then nakaka-happy din naman kasi na may Christmas tree dito sa bahay, 'di ba? So, pa-Christmas na. Ano ba yung mga plano niyo sa Pasko, mga kalalabs? Nakaka-ano, nakaka-happy isipin na wow, Christmas na naman, magkakasama na naman yung family, 'di ba? Kakain ng mga paborito nating mga pagkain, barbecue, ano ba ba, spaghetti, mga kakahanin, 'di ba? Sobrang nakaka-happy ano, isipin. So, anyway, ang dal-dal ko, no? Kahapon pala, mga kalalabs, lumabas kami ni Papa Dave. Kumain kami sa ramen restaurant. So, kung napanood niyo yung aking in-upload na mini vlog dito sa aking Facebook, sa Facebook page, in-upload ko siya pati dito sa ating YouTube. So, nag-upload ako ng short videos and mini vlog ba, yung voiceover. Ano sa tingin niyo? Sa Facebook kasi, ang uso doon is yung voiceover na mini vlog. Meron din naman yung nakikita kong mga nagagawa ng video sa Facebook na wala nang edit-edit, nagsasalita lang. Parang ako, pag minsan nagsasalita ako, tapos in-upload ko na lang sa video, sa Facebook. So, kasi nasanay ako sa YouTube, di ba? Sa YouTube kasi long video. Pwede ka din naman gumawa ng short video. Pero pag gumawa ako ng short video, like less than 20 minutes or 10 minutes lang, marami nagre-request sa inyo na habaan mo. So, hinahabaan ko yung videos. Even though na yung aking mga ginagawa is grocery, cleaning sa bahay, luto-luto, na-enjoy nyo pa rin siya. So, marami salamat talaga, no? And again, please comment down below. Gusto kong malaman, no, kung ano yung nakukuha yung ano yung na-share ko sa inyo, ano yung nagagawa ko as a video creator sa inyo. Napapasaya ko ba kayo? Ano ba yung nai-enjoy nyo sa aking video? Please comment down below. And then, kung saan kayo nanonood. So, gusto kong malaman. Kasi, as a video creator, hindi ko alam kung ano yung naibibigay ko talaga sa inyo. Ano ba yung natututunan nyo sa akin? Hindi ko alam. So, gusto ko lang malaman. Kasi marami sa inyo nagsasabi na kahit maglinis ka lang, kahit magluto ka lang, okay na, masaya na kami. So, parang nakaka-touch. Kasi kahit alam ko naman na same thing yung vlog na ginagawa ko, pinapanood nyo pa rin at nai-enjoy nyo siya. So, please, mga kalalabs, do me a favor, please comment down below kung ano yung talagang nai-enjoy nyo pag nanonood kayo ng ating vlog. So, ayun, gusto ko malaman, excited akong malaman kung ano ba talaga. May natututunan ba kayo talaga sa akin? May ano ba talaga? Ano ba talaga yung na-i-share ko sa inyo? Ayun, paulit-ulit ako. Pero, ayun, gusto ko lang malaman. Anyway, magkakape lang po ako. Inihintay ko si Papa Dave. Kasi bibigay ko sa kanya yung breakfast niya na kamote na ni-request niya. Please, baunan mo ako ng kamote. Papasok ako sa office. So, sabi ko, okay, iinit ko na sa ating oven para madala mo siya sa ano, sa work mo. So, ayun, coffee time, and then samahan niyo ako sa aking paglilinis at pagpapatayo ng ating Christmas tree. Mamaya pa naman 'yon. Kailangan vacuum first. Tanggalin yung mga dust, tanggalin yung mga dumi, pabanguhin yung bahay, and then you can put up the Christmas tree later. 'Di ba? So, ayun, at saka mag-edit din ako ng vlog para may mapanood kayong vlog. Hindi ako nagdi-daily vlog for now, pero malay nyo, one day, makapag-daily vlog na ako every day, diba? So, ayun, abangan nyo na lang yung mga ating pa-daily vlog. For now, it's like every other day or sometimes 2 days before ako mag-upload ng video. Kasi hindi naman ako everyday nagba-vlog, mga kalalabs. Like every other day ako nagba-vlog.
So, kunyari na na-edit ko tong vlog na to, tapos napanood nyo, meron akong vlog today na i-edit, tapos mag-vlog ulit. So, advance in advance, thank you so, so much sa pag-enjoy ng ating vlog, mga kalalabs. Sobrang galing yan sa puso, na-appreciate ko po kayong lahat. Salamat sa pagmamahal talaga. Nasabi ko yun sa last vlog ko, but hindi ako magsasawa na mag-thank you sa inyong lahat. Kasi kung wala kayo dyan, wala si Mami Faye, walang nakakilala sa atin, diba? So, I am super grateful kung ano yung meron sa ating YouTube channel, subscribers, viewers, ayan. So, grateful ako sa inyong lahat. Grateful ako sa mga taong na-appreciate yung mga ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na vlog. So, ayun. Ako ay mag-edit and then I'll see you later, mga kalalabs. Edit lang ako saglit. Bye, love. Bye. See you later, alligator. See you soon. Alis na siya. Eh, hindi pa ako tapos nag-edit. Pero unahin ko muna maglinis para mamaya upo-upo na tayo at makapag-edit ng maayos. And by the way, do you want to put up the Christmas tree together or you want me to put it up by myself? I like the surprise. What a surprise? The Christmas... Sorry, malakas ang tawa ako. Alam niyo kung ano yung isipin niya sabihin? Put it up yourself. Grabe. I just love it when I come in and everything's like beautiful and I'm like, surprise, honey. Grabe ka, babe. You're so mean. Do you know that there's a lot of like, you know, family to put up the Christmas tree together? I thought we were selling it. I thought you don't want it because it's, if we sell it and it's so cheap. Because I saw a lot of posts at the same Christmas tree. It's like $50, $100. So what do you want? Sell it or you want it here at home? Let's just keep it. Yeah. You never know, we will have a big house and then... Or we could just sell it and buy a little one with that $100. I don't know. Okay, you post it. Well, you know what? Put it up and then we'll post it while it's up. And if it stays up, it stays up. And if someone wants it, then we'll come take it. Okay, let's do that. Okay. Okay, have a good day at work. Bring your kamote. Okay. I just have to answer some emails. Okay, linis na ako. Naghihintay na si Maring Vacuum. Kailangan nating makapag, focus sa paglilinis. Si Ube nagtago na. Alam niya na meron akong vacuum, I think. She's gonna fall. Ube! Gustong-gusto niyo magparab? Okay, Papa Dib. Tuwang-tuwa naman si Papa Dib. Kasi first time niyang tabihan ni Ube. Oh, she loves me. Look. She's so itchy. She's so itchy. Oop. What is she doing? My face. Your butt. No, she's what do you call this, Pam? She's trying to scratch her head and her
Don't do that. Sorry. Don't do that to Ube. Oh, no, Ube, come here, Mama. Ube. Ube. Ube, come. Oh. Mm. Wow. Wow. Papa did be so mean, right? Huh? Hmm? What did he do? Huh? Hmm? Hmm? Nalapit naman to sa akin parati. Close daw si Ubi sa akin kasi ako nagpapakain sa kanya. Tingnan natin yan, oh. O, tingnan natin yung baba mo. Linisin natin, marumi. Oops. Makakagigil ka. Ay nako mga kalabs, alas 6 na po ng gabi at ngayon lang ako nakapag-update sa inyo. Hindi ko natapos yung aking gawain. Nakapaglinis ako ng bongga sa bahay. Pero, tayo lang pakita ko sa inyo. Ayun yung table. Ang gagawin ko dyan is, ano ba? Ilalagay ko siguro siya sa ano? Sa storage. Kasi tinanggal ko yung ano eh, computer. Nilagay ko sa room ni Nicole. Tapos yung Christmas tree na patayo ko na. Ganyan siya kalaki. Hindi ko siya matapos today. Ang sakit ng likod ko. Kasi yung vacuum, di ba nag-vacuum ako ng buong bahay. So parang ano, nabigla ako sa ano. Sa trabaho ba. So ang ginagawa ko, in-spread ko yung kanyang, ito, dahon-dahon niya. Para matakpan yung ano, yung tangkay. Tapos bukas, ilalagay ko yung kanyang mga decoration. So for now, dyan muna siya. Malaki talaga tong Christmas tree na to. Diba? Like, sakop niyan tong buong office area eh. Kaya gusto namin siyang ibenta kasi ang laki-laki talaga. And do you believe the price, babe, that I told you about it? FB Market? I don't want it. You don't want to sell it? It needs to get more. Yeah, but there's a lot of, people are gonna buy those ones, though. Yeah, that's And then there's none left. Okay, update ko kayo tomorrow again mga kalabs. Continue ko yung vlog ko tomorrow. Kasi talagang masakit yung likod natin. Grabe yung ginawa ko kasi linis. Habang naglilinis, naglalaba. So naibalik ko na rin yung ating ano, naayos ko na rin yung bed. Yan siya, mabango yung bahay. Yung towel namin, nilagay ko siya dito. And wala pa si Nicole, madilim na oh. Hindi pa siya umuwi. Yun yung kinaiinisan ko sa bata na yun. Hindi umuwi ng maaga. Alam mo yun, nag-aalala ako pag ganito na madilim. Good morning, Ube! Oh, I'm getting ready, okay? I'm going to Dollarama. How's your sleep? Ha, babantayan mo talaga ako habang nagkukuha ng damit? Alam niya na aalis ako, mga kalalas. Maliligo ako eh. Punta ako ng Dollarama. Good morning po! Say good morning, Ube, oh. Ube, say good morning. Good morning! Oh, binabantayan niya ako kasi alam niya, aalis si Mama. Oh. Alam niya kasi na aalis ako. Say hi. Good morning po. Good morning. Oh, baba ka na, baba. Alam niya, naaalis ako. Akit siya dito sa ano, sa bed namin. So, punta akong Dollarama. Bibili ako ng ribbon ng Christmas tree para mapaganda ko siya. Alam nyo kahapon, sobrang grabe yung pagod ni Mami Faye. Tapos, kagabi, sumakit yung dito sa braso ko. I think dahil dun sa vacuum. Kasi talagang ilang oras din ako nagba-vacuum kahapon. Siguro inabot ako ng, anong oras ba ako nag-start? 11. Tapos natapos na ako ng mga around 2 p.m. mga ganun. Sobrang dusty kasi ng bahay pag di mo siya binacuum or winalis ng ilang araw. So, next na gagawin ko ngayon, as what I said, is yung Christmas tree. Tapos, aayusin ko kung anong gagawin ko dun sa pangalan nito. Sa may pinaglagay, yun sa office area, diba, dun natin nilalagay yung Christmas tree. So, iniisip ko kung ibabalik ko ba yung computer na nilagay ko sa room ni Nicole or doon ko na lang muna siya ilalagay. Tapos, yung table... Tapos yung upuan, ilalagay ko sa my storage. Pero parang hindi na siya kasha. So, iniisip ko pa. Anyway, maligo lang ako, no, mga kalalabs. Kasi wala tayong kaayos-ayos. O, diba? Ganyan yung itsura natin. Nakaalis na rin si Papa Dave. Pumasok na siya sa office niya.
So, ako naman ang aalis. Dalarama lang naman yung pupuntahan ko. Titingin ako ng ribbon. Kung meron ako makitang gold o kaya red, yun yung ilalagay natin. Dadagdagan ko ng decoration yung aking Christmas tree. Kasi same siya ng decoration for how many years na. Yung mga bola-bola lang, yung mga decoration niya na nilalagay. So, this time, lagyan ko siya ng ribbon. Para mas maganda siyang tignan. Para Paskong Pasko ba. So, ayun. Maligo lang ako. And then, tara sa ano? Sa Dalarama. Labas na tayo, mga kalalabs. At ready na me. Ayan. Kabango tayo ng bombshell. Ito yung gustong-gusto kong ano. Scent ng Victoria's Secret. Bombshell. Maliit lang yung binili ko noon. Kasi gusto ko pag nag-sale sila, yung tatlo ba? Yung tatlo, pag tatlong sale. Then, pwede kang bumili ng, I think, buy two, get one free. Or sometimes, buy one, get one two. Get two. Something like that. Hindi ko alam. Hindi ko na maalala kung ano yung sale niya. And gusto ko, iba't iba yung scent ng pabango ko. So, ito, maganda siya. Travel size din siya, di ba? 75 ml lang siya. So, sobrang bango. Pang everyday use, kasi yung mga Jo Malone, Chanel, mga ganon. Yan yung mga pang, ano lang, pang malakas ang labasan. Yung parang pupunta ka ng, ano, ng pangalan nito, date night, or imi-meet mo yung mga friends mo, at gusto mong maging konting mamahali ng amoy mo, yun, yung mga pabango na yun, Chanel at saka Jo Malone. Pero ito is pang everyday, yung punta ka ng grocery, mall, mga ganun. Yung parang, para mas maamoy ka din na mabango ka, di ba? So, ayun, lalabas na me. Para mabilis ako makabalik dito sa bahay. At maayos natin yung ating Christmas tree. Plano ko is red ribbon or gold or silver. Di ko alam. Basta isipin ko na lang, ini-imagine ko na lang kung ano yung ilalagay ko sa Christmas tree. Habangan! Sa Dalarama lang naman ako pupunta, no, mga kalalags. Kasi, yun lang naman talaga yung sadya kong ano, gawin today. Anong dinner for tonight? Ang dinner namin kagabi is Greek wrap. Greek chicken wrap. Parang ganun. So, gumawa ko ng tzatziki sauce. Tapos, bumili ako ng feta, bread, tapos chicken thigh lang. So today, iniisip ko kung ano yung ano dinner na mai-enjoy ni Nicole, mai-enjoy ni Papa Dave, at mai-enjoy ko din na may gulay, na may salad. Alam mo yon. So, ay nako, ang hirap maging nanay ba? Housewife is really hard. Kasi matutulog ka na nga lang, iniisip mo kung ano pa yung gagawin mo, pag-gising mo, iisipin mo kung anong lulutuin mo, ano ba magugustuhan ng asawa at anak mo, di ba? It's very hard to be a housewife, full-time housewife, di ba? So, kaya appreciate nyo nga yung mga ano housewife dyan. Mag-thank you kayo sa asawa nyo, sa nanay nyo, kasi mahirap po ang maging taong bahay. Taong bahay! Maging housewife, di ba? Sobrang hirap nyan. Kagabi nga, sobrang hindi ako nakatulog talaga. Sobrang alam mo yung braso ko ito. Para siyang may tumutusok na mga needle dyan. Hindi ako nakatulog. Oo. Talaga iniipit ko siya kasi sobrang sakit niya talaga. Dahil siguro dun sa vacuum. And then ito lang kasi yung ginagamit ko talaga. Right-handed ako eh. So vacuum ako and mabigat yung vacuum. So parang ito yung na-exercise. So medyo hanggang ngayon masakit pa rin. Kaya hindi na ako masyadong nakapag-vlog kahapon. So linis. Tapos focus na lang ako sa luto-luto ko. And then, nakahiga ako. Nung nag-vlog ako, humiga ako kasi sobrang pagod ko talaga. Grabe din. Kahit maliit tong area namin, grabe din yung alikabok. Best friend. Sobrang may stress ako sa alikabok. Anyway, before ako pala umalis, meron akong nabasang comment na gusto ko i-share sa inyo, okay? So, meron akong in-upload na video yesterday. Ito yung update about dun sa pagbebenta ng bahay sa Pinas. So, di ba, may nagtatanong kasi kung nabenta na ba o hindi pa. So, hindi pa nga, di ba? So, nagbigay din ako ng reason. How many times I give a reason? Hindi pa pala sapat yun sa iba. So, may nag-comment na sabi niya, ang dahilan daw kung bakit binibenta namin yung bahay is kasi may problema yung bahay. Hindi ko alam kung ano yung problema na sinasabi niya. Siguro may sira, pwede din, or meron din sa papel, may problema sa papel, mga ganyan. So, ito naman yung itatanong ko sa inyo. Kung kayo ang buyer, okay,
hindi nyo ba i-check yung bahay? Hindi nyo ba i-check yung mga documents ng bahay kung okay ba siya o hindi? Syempre, i-check nyo. So yes, wala pong problema yung bahay. Gusto lang talaga naming lumipat. Pwede? Ganun lang yon yung reason, di ba? So anyway, yun lang. Na-share ko sa inyo kasi naloka kami. Wala pong problema yung bahay. It's just we wanted to move somewhere else na makapagpasaya sa aking pamilya, ayun, di ba? So yun yung gusto namin gawin. Okay, ibibigay ko talaga sa inyo yung reason. So si Edenel, siya po yung nag-aalaga ng papa namin kasi alam niya naman half stroke si papa. And si papa, masanay siya na ang mag-aalaga sa kanya talaga si Edenel. Simulat sa Paul nang namatay, nagkasakit si mama ko hanggang sa namatay ang mama ko, si Edenel na ang naiwan doon sa bahay. So si Edenel meron siyang tindahan. So, ilang taon na, di ba? Ilang taon na si Edenel ngayon na ikasal na siya at lahat-lahat. Nandoon pa rin siya at inaalagaan niya si Papa. So, this time, ang sabi niya sa akin, Ate Pe, gusto ko na magtrabaho, ganito-ganyan. And paano si Papa, ganito-ganyan. So, ang gagawin is ganito. Ibenta yung bahay, lilipat kayo sa kung saang place mo gustong magtrabaho. So, naisip namin na lumipat sa city para kahit papano is makapagtrabaho si Edenel at kasama niya pa rin si Papa na malapit sa kanya. Kasi yung city is malayo doon sa bahay namin. So, kaya yun yung reason. And alam nyo, sa totoo lang, mental health is very important. Kahit ako, meron akong moment na nagkakaroon ako ng parang nasa box na lang ako. Parang ganun. Si Edenel ganun din. Hindi siya nagsasawa na mag-alaga kay Papa. It's just that she needs something new. She needs something to do or explore or mas may makikita pa siya na iba. Na may mayroon ba siyang... Kasi pakiramdam niya pag na-stuck siya dun sa bahay. Pakiramdam niya parang... Yung parang pakiramdam na wala kang silbi. Kahit na, mayroon ka namang ginagawa, di ba? Yung pakiramdam niya wala siyang nararating. Parang ganun. So, ayun. So, sabi ko, sige, ibenta na yung bahay. And there's a lot more reason except sa yung hindi rason na may problema yung property. Hindi rason na may problema yung paper. Hindi yun yung rason. Hindi yun yung main reason. We just want to make sure na okay. Yung alam mo yun, yung maibigay din namin yung gusto ni Edenel. And we're praying na pag nakalipat sila, kasi syempre malaki yung bahay ngayon, kung nakalipat man sila, malaki man yan o maliit na bahay, is maging, I am praying na maging happy si Papa, maging komportable siya, and maging happy din si Edenel. So, ayun, yun yung main reason eh. Mental health is very important. Pag napifeel mo na para kang wala ka nang nangyayari sa buhay mo, you need to do something, di ba? So, kailangan ng action. So, yun talaga yung main reason din. There's a lot of things na kailangan na talikuran, alam mo yun, para lang mabago. Yung parang meron kang hanapin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. So, kung ang isang bahay or isang place is hindi na nagbibigay sa'yo ng parang peace, hindi na nagbibigay sa'yo ng happiness, kahit mahirap siyang i-let go, you need to let go and find something else para maging happy ka, para maging peace ka, yung may peace ka sa sarili mo, diba? So, ayun, yun lang. Again, pag kayo ang buyer, huwag nyo i-check yung property, paper, at saka yung bahay para alam mo yung magka-problema kayo. Diba? It's wrong. It's wrong na isipin na may problema yung bahay. We just wanted to move. We just want to start a new life somewhere else. Diba? Na meron kaming peace, meron kaming, alam mo yun, mapasaya din namin si Edenel, diba? As what I said, mabenta man yung bahay o hindi, lilipat sila. Yun yung goal, okay? Yun yung goal ko. Kahit pa iparenta yung bahay o kaya magrenta sila ng place nila para lang makalipat sila, para lang maiba yung lugar, maiba kung ano yung yung alam mo yun, maiba kung ano yung nararamdaman ng kapatid ko, o diba? So, ayun, we just need to, like, support, diba? Support tayo, and pray for everyone na maging okay ang lahat, diba, mga kalalab? So, ayun, yun na yung reason. So, yes. So, if ever na mabenta po yung bahay or may magrenta, I will let you know, everybody. Sasabihin ko po sa inyo, shinare ko yung pagbebenta ng bahay, mga kalalabs, para may makakita din na naghahanap ng property, di ba? Malay nyo, mayroong mga viewer dito na naghahanap ng bahay, di ba, na
gusto nilang bilhin sa probinsya. Kasi tahimik din naman doon sa probinsya namin. Walang mali doon. Masarap manirahan doon sa bahay namin. Masarap manirahan sa probinsya. It's just that, alam mo yun, pag nakatira ka na ng matagal doon, and then, kagaya ni Edenil, maintindihan nyo din. So, yes, that is the main reason. Sana ay tapos na ang rason-rason na ito. At bilhin nyo na para sa next vlog ko, ang isasabihin ko na sold na po yung bahay. Salamat po sa bumili. No? Di ba mga kalala? So, ayun. Okay, alis na ako para ako ay makarami ng ginagawa. Bye, Ube! Tulog na siya. Salamat naman kasi sinusundan-sundan niya po tayo, no? Kung saan man tayo pumunta. Sunod bang sunod? Sunod ng sunod ang aking alaga. Worth it talaga tong jacket na to. Ayan siya, oh. Worth it siya para sa akin. Sobrang comfy, sobrang ano talaga siya. Kahit naka-t-shirt lang ako na lumalabas. Yung t-shirt siya, tapos ito lang. Kasi hindi ako mahilig sa doble-dobling ano, doble-dobling damit sa ilalim ng jacket. Pag naglalakad kasi ako, nainitan ako kaagad. Kaya ito, worth it siya. Kasi kahit naka-t-shirt or naka-sando lang ako dito sa loob, pwede na dahil comfy. Ay, comfy. Except sa comfy, maganda siya sa protection sa lamig. Yes, okay, let's go. Tabas na tayo. Nandito na ako sa Dollarama, mga kalalab. So, titingin ako ng pang-wrap dun sa Christmas tree. Ayan, meron ako nakita ganito, oh. Okay. So, $3 siya. Pwede na, no? Ito ba yun? Ganyan siya, oh. Pero parang hindi siya maganda. Baba ko lang yung bag ko dyan. Ay, naku po. Ah, ito. Pwede din to. Hindi nga lang siya makapal. Magkano to? $2. Bayan. May nagbukas nito, oh. Dapat bawal to buksan, eh. Binuksan nila. Hindi ako nagbukas niya, na someone. Hindi ko bet to. Hindi ko siya bet. Pwede na sana to, oh, red. Ito maganda din kasi may mix siya, silver and red. Pag-isipan ko kung lalagyan ko ba ng ganyan yung ano ng Christmas tree or wag na. Hindi ko mahanap yung gusto ko, eh. Nandito na ako sa bahay, mga kalalabs. Hindi na ako dumaan ng home since. So naisip ko kasi na pagtiyagaan ko na lang yung ano decoration ng Christmas tree na meron ako dito sa bahay. So wala akong nagustuhan na ribbon dun sa ano sa Dollarama. Para ang pangat ng ano ng quality. So, ang plano ko talaga na ribbon is yung iikot mo siya sa Christmas tree tapos maglalagay ka na lang ng decoration ba. Yung parang ikaw na yung mag-iipit-ipit. Yung parang tatalian mo siya sa gitna-gitna para magkaroon ng ano shape yung ribbon na gusto ko. Kaso nga lang wala akong nagustuhan sa Dollarama. So, anyway, dumaan ako ng IGA, bumili ako ng chicken thigh, gagawa ako ng ano salad. Salad na lang yung dinner for tonight. Lately, nai-enjoy ni Nicole yung salad na ginagawa ko. So, much better yun kasi nga, di ba, nakakain siya ng gulay. So, chicken thigh yung napili kong, ano, meat. And, bumili din ako ng beans. So, ito, matagal ko nang, ano, hinahanap. Pero, maliliit nga lang siya. Ang hinahanap ko is yung malalaki. Pero, okay na to. So, ito yung magiging dinner namin tomorrow. So, ibababad ko siya overnight. And then, tomorrow, pwede ko na siyang lutuin. So, lalagyan ko lang naman to ng sausage. Kung na panood niyo yung vlog ko long time ago, gumawa ako ng Brazilian dish. Ito yung black beans naman na may pork back ribs. Tapos, tama ba ako? Ribs, ayun. Pork ribs. And then, lagyan ko din siya ng sausage. This time is, ano, kamatis, mga ganun lang. At saka beans, and then sausage lang ilalagay natin. So, tomorrow ko yan lulutuin.
And bumili din ako ng cucumber, lime, and then carrots. Ayan. At bumili ako nito. Anong, paano to i-pronounce? Persimmon. Ayan. Gustong-gusto ko siya. Si Papa, di ba, ayaw niya? Sabi ko, sarap kaya. Meron to sa Pilipinas, di ba? Okay, ito siya, oh. Pero alam ko, tumutubo lang yata to sa, ano, sa malamig na lugar. Correct me if I'm wrong, ha? Pero alam ko kasi, never pa ako nakita ng ganito sa Pilipinas. Pero I know, siguro sa Baguio, sa Sagada, mga ganun, meron ganito. Kasi ano siya ngayon, marami siya ngayon. Maraming, ano, ganito. Kahit saan ka pumunta ng, pumuntang grocery store, meron sila. Sobrang sarap kaya, crispy. Yung iba kinakain yung ano, diba, yung pangalan nito yung malambot na. Pero ito kasi yung gusto ko, yung crispy siya. Yung pag kinagat mo, parang apple lang. Sakto lang yung lasa. Ayaw ni Papa dito eh. Kailangan kain ko yung isa. Anyway, mga kalalabs, imamarinate ko tong chicken with, ano ba imamarinate ko? Iniisip ko kasi kung imamarinate ko siya with, ano eh, fish sauce, tsaka lemongrass, or yung ano na lang, yogurt, tsaka meron siyang yogurt, black pepper, salt, and then lalagyan ko lang siya ng konting lemon, tsaka suka. Parang masarap na yun, diba? Pang salad. Anyway, yun lang yung naisip ko. Pag-isipan ko muna, pero imamarinate ko na siya para mas malasa siya mamaya. Akala ko kanina, bubuhos yung ulan, nagdala ako ng payong, tapos biglang umaraw. Bigla siyang umaraw. Parang may tumutunog. Parang tumutunog yung ano, machine ko. Uy. Ito ba ako sa likod? Hindi ko alam. Ayan siya. Ganito yung itsura niya, oh. Taraan! Try natin. Ayan, kain po. Sarap siya. Okay. Marinate ko yung chicken. And then, decoration lang natin yung aking, ano, Christmas tree. Mmm. May nakalimutan akong bilhin. Pagkain ni Ube. Maganda siya pag madilim na, no? Kanina kasi hindi nyo makita ng ano, maayos yung Christmas tree. Ayan na yung ating Christmas tree. Hindi ko na siya lalagyan ng ano, ikot-ikot na ribbon. Ganyan na siya. Oh. Ganda. And ibabalik ko yung computer dyan bukas kasi ayusin ko yung room ni Nicole tomorrow. Ayusin ko yung mga damitan niya kasi sobrang gulo. And then, ang bango ng kandila na to, the best. And yung ubi ko ay, kailangan kong linisan yung mukha dahil marumi. Ube? Wah? Mama, need to clean your dito o yung mata mo. Marumi, bibi. Napakain ko na siya. Nakabili na rin ako ng ano niya eh. Food niya. Kaya, ayan. Let's clean your ano? Your eyes. Oh, it's so dirty. Hinihintay ko siya lumabas eh. Para linisan ko siya. Ikaw naman today, nalinisan. Come. Let's go. Let's clean your eyes. Oh, tingnan niyo yung mata niya. Oh, dumi. Diba? Kasi nagluluha-luha siya. Kaya, later,
Hmm? Later? Huh? Sige, mamaya. Mamaya daw siya. And nakapag-dinner na si Papa Dib. Ako ay nakapag-dinner na rin. Ito yung aking niluto. So, meron tayong carrots, tapos noodles dito, tapos yung chicken. Pinapalamig ko lang ng slight and then lalagay ko siya sa ref kasi si Nicole kakain yun pag uwi niya dito. So, masarap siya. Simple lang. Mayan natin yan lagay sa ref. Hintayin ko to si Ubi na lumapit sa akin. Wah! 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 What? Huh? Tingnan mo yung mata mo. Oh. Linisin natin, B. Naka-ready na yung panglinis mo eh. Mag-end na tayo ng vlog. Thank you all for watching, kamo. Mag-end na ako ng vlog, mga kalalabs, no? Thank you all for watching. Sana po na-enjoy nyo yung vlog. See you tomorrow, kamo, be. See you tomorrow. Don't forget to subscribe. Love you all, mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye.